So, hello mga ka-farmers. Magandang araw sa inyo. Welcome sa ating YouTube channel. So, ngayong araw mga ka-farmers, medyo umambon. Medyo umulan dito. So, nandito po tayo ngayon sa kabilang area ng ating farm. Dito sa area kung saan ay may tanim tayo na pipino o cucumber. So ayan, makita po ninyo ang dalawang kasamahan natin. Shout out kay Firben at kay Hermine Hildo. Hermine Hildo! So ngayon mga farmers ay gumagawa sila ng trellis ng ating pipino. Ayan, kung makita po ninyo ang pipino natin ay parang ano na, parang kalabasa, gumagapang sa lupa. So sa sobrang busy natin, mayroon pa kasi tayong talong doon sa kabila at saka ampalaya at may kalabasa pa tayo, kaya medyo napabayaan itong cucumber natin dito. So itong pipino natin mga ka-farmers, ang variety ay MacArthur F1 ng Allied Botanical Corporation. So ito ay dark green variety ng pipino. So ayan, medyo madamo na ang iriyang ito. So dati naman natin itong pinarotivator, itong iriyang ito, bago natin tinaniman at saka sinabugan pa natin ito ng ano, ng limestone. Kaya maganda naman ang tubo ng pipino dito, pero mas maganda ang tubo ng mga damo kasi mayabong. Ayan. So after na matapos ang ano, ang trellis nito mga farmers ay papadamuhan natin ito at saka ipabungkal natin yung mga puno at saka mag-apply din tayo ng abono dito sa ating cucumber. So ayan mga farmers, dito sa kabila ay natapos na po ito. So yan, pinagapang na po natin dito sa kanyang trellis. So yan, medyo stress pa itong tanim natin kasi nabigla itong ano, gumagapang sa lupa at saka pinaakyat natin, kaya medyo stress siya. Pero okay lang yan, makaka-recover naman ito. Applyan na natin ito ng abono at saka mag-spray tayo dito ng foliar fertilizer natin na Maldilo. Yan. So sayang po din po naman kapag pinabayaan natin itong pipino natin dito. Ayan, kung makita po ninyo, medyo madalang pa yung pagkakatanim. Kasi nung tinanim namin dito ay medyo umaraw ng ilang araw. Kaya ano, delayed ang kanyang pagtubo at saka yung ibang, yung mga sibol niya ay tinuka pa ng manok. Kasi maraming manok dito sa paligid ng farm namin dito. So okay rin po naman, marami naman pong nabuhay dito. So doon sa kabila ay hindi namin yung natapos na taniman kasi kumulang yung binhi namin. Isang lata lang na MacArthur ang aming itinanim dito. So ayan mga farmers, nag-install na po tayo dito ng trellis. Ayan, makita po ninyo, bali naglagay kami ng twine dito sa taas na 4-ply at saka dito sa gitna mayroong vegetable twine at saka ito si lalim. And then yung pagkagawa namin ng trellis dito, ito yung triangle type na pagkagawa ng trellis. So dito, napadamuhan na natin dito. Hindi pa natapos ng samahan natin kasi tinatapos muna niya doon sa may kalabasa. So yan. So maganda naman po mga ka-farmers ang tubo ng pipino natin dito. Hindi ko alam kung magkano ngayon ang presyo ng pipino. Pero okay lang, kahit konti lang ma-harvest natin dito. Pang tawag dyan, pang paris dun sa tanim natin na talong at saka malapit na din po tayo makapag-harvest ng ating ampalaya at saka okra. Kaya kapag pumunta ang buyers natin dito ay package deal na, meron na siyang mga dalang mga iba't ibang klase ng gulay. So yan, and si Firben nag-request talaga na i-vlog itong pipino. Boy! Shout out! Yan. Shout out nga pala sa lahat ng mga supporters ni Police Farmer. May nagpapa-shout out tayo sa atin, si
Ka-Vibes TV. Shout out po sa inyo, sir. And then shout out sa kay former SB member ng Lambunaw Iloilo na si Muni Navara. Meron siyang YouTube channel na Ilunggang Mangunguma. So sa mga ka-farmers natin dyan, sa mga supporters ni Police Farmer, paki-subscribe si Ilunggang Mangunguma. Higit na po sa mga Ilunggo na supporters ni Police Farmer. Maganda talaga yung maganda yung channel ni Ilunggang Mangunguma. Kakagawa lang po niya ng kanyang YouTube channel at saka mayroon na siyang upload. Bisitahan niyo po ang kanyang channel at saka mag-subscribe po kayo kay Ilunggang Mangunguma. So yan. So malapit na po natin matapos ito, yung tree list natin dito mga farmers. After na magawa itong tree list ay pagagapangin itong mga cucumber natin sa ating twine para maka-relax sila dito sa itaas tulad nito. Ayan. Meron na silang mga bunga mga ka-farmers. Ayan oh. May mga toy-toy na. Pero delikado ito sa mga sa mga chicken dito sa paligid. Baka ubusin ng manok itong itong mga bunga niya dito sa ilalim. So sabihan na lang natin yung mga may-ari ng manok dito na ikulong muna nila ang kanilang mga manok. Yan, may mga bunga na. Ito kasi ang kagandahan sa variety na MacArthur mga ka-farmers. Madami siyang magbunga. So ito yung variety ng pipino mga ka-farmers na mabinta sa mga palingki. Kasi kapag nagtanim tayo ng mga pipino na na medyo light yung color, light ang kanyang kulay, kapag bulk buyer ang bumibili ay parang hindi talaga nila gusto ang mga light colors na pipino. Pero in fairness sa mga variety na light colors, masarap ang lasa ng mga tulad ng Migasi at Ligasi ng Estuary Seeds Company. Maganda ang tanim, napaka prolific, napakadaming magbunga. Yun nga lang sa market ay medyo kapag sa mga mga farmers sa gumagawa ng mga shawarma, yung nagbibinta ng mga shawarma, gustong-gusto nila yung Migasi at saka Ligasi kasi hindi mapait. Pero itong itong dark green variety ng pipino, medyo mabinta sa palingki. Yung mga wholesaler ay gustong-gusto nila itong mga variety na dark green. Sa East West, meron ding Solin F1 at saka Jackson F1 na variety ng dark green na pipino. So sa Allied Botanical, ito yung counterpart nila, yung MacArthur at saka Generali. So yan. So yan, si Herminildo, si Dondon, yung kasamahan natin dito. Kahit maulan, banat lang. Gons! So dapat magawa na talaga itong tree list ng ating pipino dito kasi yung ampalaya natin doon sa taas ay naghihintay na naman. Dapat ay malagyan na ng gapangan sa taas yung ampalaya natin kasi mayabong na. Yan pa, i-video pa natin at ipapakita natin sa inyo ang ating ang ating ampalaya. Yan. So ayan, tulad dito mga ka-farmers, dapat ay ilagay natin dito saka paggagapangin. Yan. Yan nakagapang na sa lupa ang mga tanim nating pipino. Yan. So tulad dito, dapat ay kunin natin dito sa lupa. Tulad niyan. Ingatan lang po natin mga ka-farmers para hindi maputol. Meron ako na putol kanina. Yan, naputol na nga. Yan naputol na. Pero okay lang, may mga magsasanga pa naman yan. Ito talaga ang disadvantage kapag late na tayong maglagay ng tree list. So dapat mga ka-farmers sa pipino, bago tayo magtanim ay i-install muna natin ang tree list para hindi na ma-disturb ang ating tanim.
hindi na natin ma-disturb sa kanyang paglaki. So tulad dito sa amin, na-delayed ang paggawa namin ng trellis kasi doon tayo nag-focus sa talong at saka sa ampalaya. So medyo nagtampo si Pipino, kaya ayan, pero okay lang naman. Maganda naman ang tubo nila. Yan o. So after this na ma-install na yung trellis at saka kagapang na sa taas, ay gaganda na ang tubo ng ating pipinong ito. Yan. So yan lang po muna mga ka-farmers, update dito sa ating tanim na pipino. So siya nga pala, mayroon pa ditong intercrop itong pipino natin. Diyan sa gilid ay may tanim na yung may tanim na luya diyan. Yung sa video na in-upload ko dati, nakasama ko yung anak ko. May luya na diyan sa gilid pero hindi pa sumibol. Okay. So sa muli mga ka-farmers, magandang araw po sa inyong lahat.